Anong ginahimo ni mo na siya? Kay kinahanglan po yung gisa sa atong dawas sa for happiness kag for the pleasure. Basta more on bata. 11, 12 dira. Dumidilim na at malapit nang gumabi. Ang lahat ay nagsisipag-uwian na. Ang iba'y galing ng eskwelahan, galing ng trabaho. Ngunit ang oras na ito ay simula pa lamang ng araw ng mga batang Penpen de Sarapen. Naglalakad-lakad ako sa isang lugar. Maraming batang naglalaro. Hanggang sa nakilala ko ang batang itago na lang natin sa pangalang Tonton. Kailangan mag-yod, siyempre. Walay kwarta, tapos walay makaon. Tinungo ko ang bahay nila Tonton para makausap ito. Nadatnan ko ang batang masayang naglalaro sa may duyan. Nakita ko ang isang batang ninanamnam ang pagiging isang bata. Anong ginagawa? Siyempre, gaiyot eh. Kana mangyud. Servisyon na ko sila. Lubuton, basta tanan, ginatsupa na ko sila. Kana man yun ilang gusto, kanang romansahon sila, tsupaon sila. Gatsupa ka? Oo. Nasa murang edad pa lamang si Tonton, isang bisayang general. Ngunit dahil sa kahirapan sa buhay, maaga na siyang nalulong sa isang bisyong parte na ng kanyang buhay. Isang bisyong pumupuno ng kanyang sigmura kahit pa ito'y labag sa kanyang kalooban. Naluod yun kaayo, pero naanad naman ko, malamian man ko pag sila magtsupa sa kuha. Pero naagyod panahon na luodan ko sa bayot, dipindi sa dagway, kwarta lang man akong gukod sa ila. Asa po ni mo sila makita? Kan man makita diri sa syudad, makita mi og bayot among sitsitan, magistorya mi ila kong pakaunon sa ilaha, tambay-tambay man mi sa akong kagrupo usay sa ubal, basta mga gabi ina mga alas 6 kay ga andam naman mi kapangita na mi og bayot. Si Tonton sa murang edad pa lamang ay natuto ng magbanat ng buto. Ngunit di sa inakala mong maganda at mabuting trabaho. Siya ay isang service boy. Ibinibenta ang katawan sa mga baklang nagbabayad para aliwin sa pamamagitan ng sex. Kanang wala mang gitanan, naisip na ako na gamitun akong sarili, pero okay na ni kaysa wala. Unsaon na lang, dapat maghimo gyud ko paraan eh, para mapakaon akong sarili. Si Papa na lang, patay na akong mama. Wala na po magpagkaon sa balay. Tapos gig-inom, kana iyang kwarta good, maabot na lang sa inom. Wala na siya ginaisip na na siya anak, pero usay, ginapakaon man po ni. Usay walay, pakialam ko'y hubog naman. Wala sila kabalo na ginahimu na ako ni. Wala man pud ko'y balak na iingon sa ilaha. Akong duwa kaya suon kay ang isa wala sa grade 3. Ang isa kay naanay asawa. Akong papa kay okay naman siya. Pero wala lang yun siya kabalo. Depende kung swertihon, pero usahay, duwa to lang. Apat mi, maulang man po ko na ako lang, kauban mi sa akong amigo, pero ako lang magtsupa sa bayot.
Magulat ra siya sa ako sa gawas. Para magkaroon ng kasagutan ang mga katanungan ko sa aking isipan, nagdesisyon akong tumungo sa opisina ng Silver Lining Psychological Services sa Purok Malakas San Isidro dito sa GenSan para sa mga kasagutan. Nakilala ko ang isang licensed psychologist na si Miss Dinah Jean Tacogue. Bakit laging gabi? The children's engaging in that find it more safe kasi it's not a disease that is contagious. But the behavior could be adopted. There are many reasons where they're doing this one. Basically, maybe because lack of parental guidance. And of course, peer pressure is always there. Try to experience if what they have seen is also what they will feel if they will engage because of that curiosity. Another actually enticing element for them to engage in this sexual relationship is money. Money wherein, that's easy money eh. They only get the money, but others, to some extent, enjoy doing it. That's why they like to do it again, because other than enjoying it, they still earn. It also motivates them, because if they have money, then they can do what they want. They can buy what they want. Para mas mabigyan pa ako ng iba pang impormasyon, pinabuti ko na lang na maghanap ng iba pang tao na makapagbibigay sa akin ng iba pang impormasyon tungkol sa kwento ni Tonton. Hanggang sa nakilala ko si Justin. Mga 2 years na nagpa-service ko. Isa lamang si Justin sa mga libo-libong baklang nagbabayad para aliwin ng mga nagsiservice o nagpapabayad after sex. Jud ang nag-poor play tanan. O siya jud kay serviceman, siya ang mo-service ako. Ang siya ang mo-dala sa imuha, siya ang mo-gamit sa imuha. Ikaw stay put ka lang sa gimmick-gimmick, makaagi ka sa ilang alagyan, may mga number, mag-contact. Tapos yung isa, may isapod sila ka-place dila sa GenSan. Put sa oven, sa gilid dila sa mga tagayanan. Makita, manali mo, manawag, manggood na sila. Hi, maana natin. Ikaw po, dun sa man, unana. Oh, bata, kay sariwa, ana lang. Child abuse, pero kang gusto man po nila. Pero more on time, ginila nga mag-text sa'yo mo ka ng gabi. Ka-service na mag-good sa'yo mo. O balik, jud siya, tapos ka nang musa discounted na ang bayad. Habang kausap ko si Justin, may naibahagi siya sa aking kwento na nagawa niya sa 2 taong pakikipagtalik niya sa mga service boy. Try po ako ng 5 kami, and then isang lalaki ang nag-service. Tapos, much better, merrier, manggood. Oh, I mean in 2 hours lang yan. 500 yan siya. Mas marami kasi kayo, mas maka-discount. Ba't lang ginagawa ito? Mas kalingawan lang daw, sabi nila. Kasi sometimes they need money. Ano feeling makasex ng isang batang 10 years old, 11 years old? Masarap, nang fresh, sariwa pa. Kasi hindi mo mapigilan. Kay digit mo kaya kay ka ng tao lang man punta na maka-addict. Makalingaw, masasabi mong pigilan mo pero magawa mong good mo, it means continue gapon yung service. Sa kanila, gustuhin mo mong magbago sila pero ginagawa man niya nila kahit ayaw mo na, magkuhan mong good sila, mag-force, bibilitin kanila kasi they need money. Ito ba natatakot na baka magkasakit ka? Natatakot nun pero iniisip mo kasing enjoy, happiness, pleasure, masarapan ka. Sa haba ng aming kwentuhan ni Tonton, napag-alaman kong nag-aaral ito sa elementarya at magtatapos ngayong Marso. Mimi lipit
Sa araw ay nasa eskwelahan si Tonton. Pagdating ng alas 6 ng gabi ay naghahanda na ng sarili para sa panibagong simula na naman ng kanyang araw. Ang batang dapat ay nasa tahanan lamang ay makikita mong nasa labas upang kumayod para sa sarili. Ang batang dapat maagang natutulog ay makikita mong mulat na mulat para lamang mabuhay. Walang pinagkaiba si Tonton sa mga karaniwang batang nakikita nating mahilig maglaro ng mga kung ano-ano. Ngunit may isang bagay na kahit di man ginusto ay kailangan niyang laruin para mabuhay. Isang laro na itinataya ang sarili. Isang larong Penpen de Sarapen. Isa na namang kwentong dagdag sa DocYOU Files. Ako, si Joed Martin Mariano. Ako'y may nakitang batang kumakanta sa uri ng ibig. Ako'y nahalina, kaya't napaupo at namalik mata. Penpen, pwede sarapin, pensilyo de almas, pensilyo de arbo, matos palapin. Penpen, pwede sarapin, penpen, pwede sarapin, penpen, pwede sarapin, penpen, pwede sarapin, penpen, pwede sarapin.